Welcome back to our channel. Ngayon ang gagawin nating video ay magtatay tayo ng mga shirt and then magda-dye. So yun yung tinatawag na tie-dye. Kasi itong colors na to, kung ba't ako nagkaroon ng idea na mag-tie-dye tayo. Kasi si Kuya, nagkaroon siya ng project sa school. So may natira siyang dalawang color. So ang ginawa ko, bumili ako ng another two color para meron tayong apat na kulay. Pero wala tayong gagamitin na squeeze bottle. Nasa supot siya. Bubutasan natin siya ng ganito. So, yan ang kailangan natin. Nabibili yung dye color o yung tinatawag natin na Jobos. 5 pesos ang isang color, isang piraso. Maliit lang siya. Ganito ang paliit. Tapos, ilalagay mo siya sa water. Ayan. So, dahil nga wala tayong squeeze bottle. Ayan, nasa plastic na lang. Ito na lang yung gagamitin natin. So, ayan yung isang kailangan natin. Kailangan din natin ng rubber bands. Ito yung ipagtatali natin sa mga shirt na gagamitin natin, na kukulayan natin. Tapos, yung table natin, nilagyan natin ng newspaper para hindi siya mahawa ng color. So, kung meron din kayong wire rack, pwede nyo siyang gamitin pagpatungan habang iniskwisan nyo siya ng color o ng dye yung shirt. So, ang kailangan natin ay yung ating colors o yung ating dye, yung ating rubber band, and then yung ating shirts. So, ipapakita ko sa inyo dalawang way ng pagda-dye. Magtatay tayo ngayon ng ito, sando. Maliit na sando. Maliit na sando. Itatay natin siya na kailangan basa na siya ha bago nyo siya itay. Itatay natin siya ng pa-swirl. Swirl ba yung tawag doon? Ang magiging effect ng dye ay yung swirl. Pag ganun. So kung nakita nyo yung vlog namin sa Zambales, nakita nyo yung suot ni Enzo doon, yun yung swirl na effect ng dye na gagawin natin dito sa sando. Yun yung project niya kasi sa school. So, yung natirang color gagamitin natin ngayon. So, itong sando gagawin natin pa-swirl yung dye. Ano ba? Okay. So, ipakita natin sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya itatali. Kung may kalat, anak. Ayan. So, ito na yung sando na kalatag na. Hawakan nyo yung pinakagitna, tapos ikutin nyo lang siya ng ikutin. Ayan. So, nakita nyo na naka-form na ng swirl. So, ikutin nyo siya ng ikutin hanggang maging pa-swirl na yung buong damit. Ayan. So, hindi siya talaga totally magsuswirl. Ikaw na yung magswirl ng mga dulo-dulo. Ayan, oh. Ayan. Okay, ginagaya tayo ni Lucas. Ayan, naka-swirl na siya. So, ang gagawin natin ngayon, lalagyan na natin yan ng rubber band. Pag ganun. Para lang hindi kumalat yung... Wait. O, higpitan natin, ha? Para hindi siya bumuka habang kinukulayan natin. Ayan. Ayan na yung isa. So, parang ang style natin, parang slice ng pizza. Pwedeng ganun. Si Bukas, ginagaya tayo. So, ayan. Okay. Ayan. So, pwede mo na siyang hawakan kasi medyo tighten na yung pagkakamay niya. So, ayan. Medyo may loose na isang dulo dito. Ayan. Tapos, ito pwede pa nating dagdagan. Wait. Okay. Wait lang, anak. O, dito natin ilagay para hindi na. O, ayan. So, meron ditong makaloose. Itali ulit natin yan. Parang maliit. Dito pala dapat. Ayan. So, ayan yung naka-loose. Yung mga dulo. So, ito ilipat natin. Wait. Yung mga dulo-dulo kasi, sila yung kailangan naka-tight eh. Ayan. So, ayan. Parang pizza. Or parang pizza yung ano niya, style. May slices na ganon. So, paano natin ito kukulayan? Yan yung mga spaces kung gusto mo ng iba't ibang kulay. Doon mo ilalagay yung color. Ifi-fill mo yan, yung mga slices na yan. Yung mga triangle na yan. Kung halimbawang red, green,
yellow, ganun. So, depende sa'yo kung anong color ang gusto mong ilagay. Ito na gagamitin natin ngayon ay ito yung natira ni Kuya sa school. Color blue. Ayan, nakikita nyo parang violet siya pero blue yan. Tapos ito yung color green. Green and blue. Tapos dito sa kabila, ito yung binili ko na bago, pinandagdag natin. Ito yung red and yellow. Yung yellow parang kulay orange pero yellow yan. So, meron tayong red, yellow, green and blue. Okay. So, the other one, itong sando. So, itong sando na isang i-dye. Ito yung sando ni t-shirt to ni Daddy. Pero dahil maliit na siya, so baka maaaring ako na lang yung gagamit. Pambahay lang naman. Pwedeng pang beach kasi uso na ngayon yung mga outfit na pang summer. Pwede na itong pang cover up sa swimsuit. So, inano ko siya, ginupit ko siya kanina. Ayan. Ito kanina kasi may sleeves yan. Ayan yung ginagamit ni Lucas, yung sleeves. So, ginupit ko siya, tinupi ko siya ng dalawa. Ayan, pag ganyan. Ginupi ko siya ng ganyan, tapos ginupit ko lang yung side. As you can see, naging ano na siya. Parang, ano tawag sa ganito? Naging sleeveless na sando na siya. Pero mas malaki lang yung, ano, yung arm na butas. Armhole. Ayan. So, ipapakita naman ko naman sa inyo kung paano natin siya itatay. So, ang gagawin naman natin dito ng effect, yung parang pag-anon lang. Siguro pag-anon dito. Pero kasi iba't ibang, hindi pantay yung pagkatay na gagawin natin sa kanya. So, ito. O, ayan. Dalawa tayo yun. So, ayan. Nakaganyan yung i-ano mo lang siya ng pahaba. Ayan. Hindi mo siya kailangang itupi. Ayan, paganyan. So, ang gagawin natin, tie mo lang sa dulo. Ayan. Lagyan natin siya dito ng pie. So, ang magiging effect natin ay parang ganyan. Ayan. Mali. Hindi ko pala na-fold. Sorry. Yan. So, ang gagawin natin, naka-fold na gano'n. Yan, i-fold mo siya. Isa na ba yung dito? Yan. I-fold mo siyang pa gano'n. Yan. Okay. O, yan. Tapos, i-tie natin siya. Ito iba. Yan. Tapos, dito naman sa kabilang side. Para magiging pasigsag gano'n ang pagtatay natin. So, ipantay mo lang. Tayo natin dun sa kabilang side. Ayan. Sabi dito! Okay. Ayan. So, tayo mo lang ulit sa kabila. Dapat ano ha, pwede namang hindi accurate yung size eh. Kasi ang gagawin natin dito, iba yung color nito, iba yung color nito, iba yung color nito, iba yung color nito. So, parang alternate yung mga spaces dun sa tie. Ayan. Ayan, oh, parang ganyan ang magiging itsura niya. Ayan. Actually, itong style na to, ngayon ko lang to gagawin. Ayan, diba? Parang medyo lumaki ata. Palaki siya ng palaki. Anyway, okay lang yan kasi pababa naman eh. So, mas magiging big yung spaces. Yung sa dulo natin, wala nang ano. Medyo may matitira lang sigurong space na kunti. Pero okay na yun. Ayan. So, parang naging ano siya, zigzag. O, diba? Pag ganun. O. Ganun pala. Mali yung makapakita ko sa inyo. Pag ganun, o. Yan, naging gano'n. Itay mo dito sa kabila, 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 itay mo din dun sa kabila. Ayan. So, yung mga spaces natin, yun yung lalagyan natin ng color. Alternate yung color. Itong kabila, iba din yung color. Yan. At saka, isa pa palang kailangan nyo, kung meron kayong apron, magsuot kayo ng apron, or kung meron kayong mga damit na luma na okay nang mamansyahan,
yun ang isuot nyo. Kasi pagka natasi ka ng color o ng dye yung damit mo, baka hindi na matanggal. Hindi ko sure kung natatanggal siya ng bleach eh. Pero para sigurado, kung meron kang apron sa bahay, isuot nyo na lang yung apron nyo para safe yung damit mo. Yan. Okay. So ngayon, mag-start na tayo mag-color. Unahin natin yung itong ating ba't sa ilalim hindi siya ano? Yan. Unahin natin yung ating pie. So dahil wala nga tayong anong tawag doon? Squeeze bottle. Wala tayong squeeze bottle, parang medyo mahirap nang gamitin yung ganito. Kasi yung squeeze bottle, nagtingin kami sa shop. Ano siya eh, parang 70 pesos isang maliit. So parang kung isang gamit mo lang naman, sayang lang, di ba? Pero kung magiging business mo to, okay din. Kasi pang matagalan, di ba? So mag-ano tayo, siguro i-ano mo na lang. Limit mo na lang yung lalabas na color. Ko na lang ng wire wrap, although naumpisahan ko na, gagamitan ko na lang nito kasi naiipon yung ano sa ilalim eh. So dapat talaga may ganito ka para yung color sa ilalim hindi na pumupunta dun sa ilalim ng cloth. So eto na, nasa red na tayo. So ayan, tapos na natin yung kulayan yung ating sando. Ito yung sando na maliit ha. Yung mayroong ano. Siguraduhin nyo lang yung pinakagitna nalagyan nyo rin. Kasi ito, yung pinakagitna, ano pa eh, nilagyan ko ulit. Tapos ito kagayon to, may in between. Hindi pala siya nakulayan. So kailangan natin siyang balikan. Ayan. Yung iba, meron naman kulay. Pero itong red, hindi ko siya masyadong na ano. So babalikan natin yan. Kasi spaces. Kaya siguraduhin nyo na nalagyan yung mga spaces ng ano, damit. Yung kabilang ano na, yung kabilang shirt. Ito medyo malaki lang yung spaces. Kaya medyo ano to, matagal-tagal lagyan. Second batch ng ating tie-dye. Ayan, natapos ko na. Actually, medyo messy siya gawin kasi naka sa plastic nga. May nag-accidente, bigla siyang sumisirit. So, mas maganda siguro talaga gamitin yung squeeze bottle. Pero, pwede kayong gumastos para sa squeeze bottle, para sa iba't ibang kulay, okay lang kung magagamit nyo pa sila ulit or depende sa inyo pa rin yan. Kasi actually, pag nag-start ka na ganito, maganda na rin siyang
kung willing kang gawing business, okay siya eh, pero medyo matrabaho lang talaga. Pero gano'n naman talaga ang business, may trabaho. So, ayan, ipapakita natin ito sa inyo kapag na-stack na natin siya ng ilang oras. So, para makita natin yung finished product. Hello guys, and we're back. Ipapakita ko na sa inyo yung resulta ng ating tie-dye. Pagpasensya niya yung itsura ko, kasi ganito na yung itsura ko pag nasa bahay. What? So, ito, ano na to? Nakalimutan ko siyang i-ano kanina. So, ngayon, ano na siya, overnight. Pero mas maganda yung naging kulay niya kasi parang nag-darken yung color. So, ipapakita ko na sa inyo yung itsura niya after. Hi, guys! Ha? Hi, guys! Hi, guys! So, after ng overnight. Yan, tanggalin natin yung mga rubber bands. So, ayan yung itsura. Wow! Ayan yung itsura ng sando. Ayan, nakita niyo yung spiral na naging effect niya. Maganda rin pala na medyo may kumalat-kalat na ano, na color kasi oh, yung yellow, 'di ba, yung iba, humawa-hawa yung yellow at saka yung green dun sa pagkakadikit-dikit. Pero maganda naman yung effect na nagmix-mix yung kulay dahil 'di ba minsan may tumalsik-talsik yung dumikit yung ano sides. So ayan yung itsura niya. So, ayan. Look, kita si Lubas. So, ayan yung sando. Yan yung naging itsura ng ating spiral. Then, sa kabila, ganun din. Ayan, oh. So, ang ganda, diba? Ayan. So, ngayon, dahil magsa-summer, pwede nyo siyang gawin para sa mga outfit nyo na pang-summer. Ayan. Yung mga sandals. Pwede kayong bumili ng sandals na white kung gusto nyong kulayan. So, ayan ang itsura niya. Or, meron kayong mga light color na pwede nyong kulayan na yung mga light color na makikita yung mga dye na gusto nyong ilagay. So, ayan ang effect. Ito. So, ayan yung spiral ha. Ito yung sando. So, yung isa naman. Tanggalin din natin yung rubber band. Medyo basa pa rin siya ha. Pero mas okay sana kung ano. Supposed to be dapat 8 hours eh. Pero napatagal namin na overnight. Kasi mas manipis kasi yung tela nitong ginamit ko dito sa isa. Pero mas maganda yung cotton na medyo makapal. Tchirin. Ayan na si Lucas. Tchirin. Tingnan natin yung itsura. Wow. Ayan. Yan nga yung effect. Kaya na. So, ayan yung naging itsura. Ayan yung naging itsura ng sando. Di ba yung parang sabi naman talaga palay. Puro parang palay lang siya. Ang tawag ito, ano ba, parallel? Hindi, horizontal pala. Ayan, ayan yung itsura niya. Yung parang paguhit-guhit lang. Pero nakita nyo kasi di ba may humawa-hawa. Kasi di ba dumikit nga yung color ng red dito. So, ayan. Siguro kung ang gamit nyo talaga ay squeeze bottle. Mas maganda yung effect. Pero kasi ito medyo nagdikit-dikit talaga yung gawa ko. Or siguro, mas malaking spaces ang gawin nyo para hindi siya magdikit-dikit. Kasi ito nagdikit-dikit siya eh. So, ayan ang itsura niya. Pwede naman siya kasi pambahay lang. Ayan. Ito yung bigod. Ganun din. Mas mape-perfect natin kung mas maayos sana yung gawa ko. Kaya lang, talagang messy yung gawa ko kahapon kasi gawa ng hindi naman squeeze bottle yung gamit natin. At saka, hindi ko napakita sa inyo yung kamay ko kahapon kasi sobrang ano niya, dark. Tapos nakailang wash na ako ng kamay, nakailang hugas na ako ng pinggan. Dark pa rin siya hanggang uti-uti naman siya nawala. So ayan guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. At sana nakahelp ako sa inyo, nakatulong ako sa inyo na karoon kayo ng ideas na pwede nyo gawing outfit for ngayong summer. So ayan, sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa video. Kung nagustuhan niyo po yung aming video, i-click niyo lang po yung thumbs up button. At kung gusto pong kung gusto niyo pong ma-notify kapag may bago kaming video, i-click niyo lang po yung bell icon sa baba. Comment below kung meron kayong mga suggestions na gusto niyo gawin namin sa aming vlog.
Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Bye!